May divorce o diborsyo nga ba sa Pilipinas o yung paghihiwalay ng mag-asawa sa legal na paraan? At ano nga ba ang mga uri nito? May nagsasabi na wala. But actually, may divorce ang Philippines. Tatlong klase ang divorce ng Pilipinas. Una, yung Muslim divorce. Okay. Number one, Muslim divorce. Ibig sabihin, yung mga Muslim brothers natin and sisters, may divorce. Okay. Pangalawa, yung tinatawag na legal separation. When say legal separation, divorce din yan. But binago ang pangalan, parang, kasi pag-divorce kasi, mainit pakinggan sa mga conservative na mga Pilipino. Instead of relative divorce, actually, yung legal separation is actually relative divorce. Mm-hmm. But binago ang pangalan, legal separation. Ang legal separation, ni-recognize ng batas na hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. Hiwalay na kayong dalawa, but kasal pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng magpakasal uli. Mm-hmm. Relative divorce lang yun. Kasi pag absolute divorce, like yung mga Muslim brothers natin, pwede silang magpakasal uli. Pangatlo, itong tinatawag na mixed marriage. Ito yung recognition of foreign divorce. Okay. So, ibig sabihin, may divorce ang Pilipinas, but tatlong klase lang ang divorce. Itong mixed marriage, ito yung topic natin ngayon. Okay. You say mixed marriage, Pilipino at saka foreigner. So, nagpakasal sila, tapos dapat si foreigner ang nag-file ng divorce. Hindi pwede si Pilipino o si Pilipina ang nag-file ng divorce. Kailangan si foreigner. Sa abroad. Hindi dito. Wala naman dito eh. Doon sa abroad. Kailangan si foreigner ang nag-file ng divorce. For example, Japanese. Kailangan si Hapon ang nag-file ng divorce. Hindi si Pilipina ang nag-file ng divorce sa Hapon. Mm-hmm. Okay. Yung foreigner, for example, Japanese, nag-file ng divorce sa Japan. Mm-hmm. Okay. Capacitating him or her to remarry. In that case, yung Pilipino, pwede nang magpakasal uli. Okay? But kailangan, si Japanese ang nag-file ng divorce. But hindi automatic na si Pilipina pwede na magpakasal uli. Hindi pwede, for example, may divorce ka na. Isadmit mo lang sa LCR, NSO. Yes, NSO, divorce na ako. Hindi pwede ganun. Mm-hmm. Kailangan i-recognize yan sa Pilipinas through a court. Okay. Okay. So, dadaan pa yan sa court. Ito yung tinatawag na judicial recognition of foreign divorce. So, hindi siya automatic. Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Kaya naman, malalaman mo lang ang iyong mga karapatan kung mas nakatuto ka sa programang ito. Dahil dito, tatalakay ng may lalim ang mga batas na pwede mong magamit sa araw-araw na buhay o kung ikaw ay malalagay sa isang sitwasyon na gagamitan na ng batas. At mas papalawakin pa ang alam mo sa usaping legal. Ako po si Christian Manyo. Samahan niyo ako mula Lunes hanggang Biyernes sa DCRH Television at DCRH Digital Platforms, Facebook at YouTube Live Channel, kasama na dyan ang DCRHnews.com. Legal Minds sa DCRH News Television, Monday to Friday, 1 p.m. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.